Sa Diyos may katarungan, sa Diyos ang katotohanan. Para sa kanyang mga kaanak, nasa huling hantungan ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Kian Lloyd de los Santos, ang 17 anyos na estudyanteng biktima ng drug war ng Administrasyong Duterte. Kaya sa 5th anibersaryo ng kanyang pagkakapaslang at dahil mapapaso na rin ang renta sa Micho, hinukay ang kanyang labi sa tulong ng program paghilot. Hindi ko mapigil din yung aking emosyon. Makita yung aking mahal sa buhay na gano'n na yung itsura niya. Kanina bumabalot sa isipan ko yung mukha ni Kian bago siya pinatay na isang estudyante. Pero yun eh, yun yung dumaan kanina kaya hinipo ko na lang siya. Agosto 2017, dinampot ng mga pulis si Kian at inakusahang drug runner. Nanlaban umano sa mga pulis kaya siya nabaril. Pero lumabas sa CCTV mga testimonya at pagsusuri sa kanyang bangkay na pinagbabaril siya habang nakaluhod. Ayon sa isang testigo, nagmakaawa pa si Kian na pakawalan siya dahil may exam pa kinabukasan. 3 pulis kalookan ang nahatulan ng 40 taong pagkakakulong sa kasong murder. Pero inaapila pa ang desisyon. Ngayong hinukay ang labi ni Kian, pagkakataon ito para muling masuri ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, katuwang ng grupo ni Father Flavie Villanueva. Si Kian ang 61 bangkay na nahukay ng Project Arise. Layo nitong matulungan ang mga kaanak ng mga drug war victim na wala ng pambayad sa renta sa nicho. Sa mga naunang nahukay ng Project Arise, lumalabas na may mga tama ng bala ng baril sa ulo ng mga biktima. Gayong natural causes ang nilistang dahilan ng kanilang pagkamatay sa kanilang death certificate. We hope to uncover a deeper truth. We hope to uncover what took place, and as we have revealed in the past, paintulutan nating magsalita yung mga kalansay na nahimik ng ilang taon. Naging kontrobersyal ang kaso ni Kian dahil bukod sa may video na sumasalungat sa bersyon ng mga pulis, ito rin ang unang kasong may nahatulang pulis sa pagkakapatay ng isang drug suspect. Ang pagkakapatay kay Kian de los Santos ay itinuturing ng mga human rights groups na patunay na may extrajudicial killings na nangyayari sa bansa. Pero para sa gobyerno, ang pagkakakonvict ng kanyang mga killers ay patunay na gumagana ang judicial system. Ibinabandera ng Pilipinas sa ibang bansa ang kaso ni Kian, kaya di dapat umanumang himasok ang International Criminal Court sa mga kaso ng drug war killings sa bansa. Ito rin ang ginamit na basihan para hilingin sa ICC na ipagpaliban ang investigasyon nito. Everything is being addressed at our own level competently and adequately through institutional measures. In fact, data shows that the institutional measures are working and that convictions are being done based on cases that have been filed in court. The prosecutors will have to be allowed to do their job. The courts will have to be allowed to weigh the evidence at dapat sa kanila manggaling kung nanlaban nga or not. Pero nakita ni ICC Prosecutor Karim Khan na maliban sa kaso ni Kian, walang ibang umusad o umuusad na investigasyon kaya gusto nitong ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Binigyan ng Pilipinas ng hanggang Setyembre 8 para magsumite ng komento. Para sa naulilang pamilya, wala pa rin toldo ang mga naiwang tanong. Bakit si Kian lang? 6 na taon na. Kung nagtatrabaho at talagang hinahanap ang usulisya, sana nadagdagan na. Para sa mga dumalo sa paghukay, hindi mababaon sa limot ang laban ng hustisya para kay Kian at iba pang namatay sa giyera kontra droga. Mike Navalio, ABS-CBN News.